Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rima. Mahilig kami ng aking mga kaibigan sa adventure. Sa totoo lang, simula nang maging magkakakilala kami, ay palagi na lang kaming magkakasama. Halos hindi kami naghihiwalay para lang makapamasyal sa kahit saang sulok ng mundo. Nagkasundo kaming magpunta sa isang isla malapit sa Negros. Na-discover lang namin iyon sa internet. Sakay ng isang bangka ay sabik naming tinungo ang isla na kay gandang tingnan sa mga litrato. Ngunit sa hindi inaasahan, tumimbuwang ang aming sinasakyan ng aking mga kaibigan na naging dahilan para malunod kami. Kung kailang malapit na kami sa dalampasigan ay tsaka pa kami na disgrasya. Hindi ko nga alam na mabubuhay pa ako pagkatapos noon dahil nagawa ko pang makalutang palapit sa dalampasigan kung saan naroon din naghihintay sina Efren at Kayla. Naalalang-alala din sa akin. Nang makita nila akong naglalakad sa dalampasigan, ay nag-iiyakan kaming nagyakapan bilang pasasalamat at nakaligtas kami. Hindi namin alam kung ano ang nangyari at tumimbuwang na lang basta ang sinasakyan naming bangka. Wala namang malakas na alon o hangin nang mangyari yun. Gayunpaman, nakaramdam ako ng kaginhawaan ng mapagtanto kong buhay pa ako. Nawawala ang lahat naming kagamitan kagaya ng wallet, camera at cellphone. Kaya sigurado akong pahirapan na kami sa paghahanap ng tulong na imposible nga namang matagpuan namin sa isla na ito. Ayon kay Kayla, mabuti na lang daw at naisip nilang hintayin ako. Buong akala nila ay nawala na talaga ako o di kaya ay nauna na sa paghahanap ng tulong. Labis ang tuwa naming tatlo dahil walang nangyari sa aming masama. Napatawa tuloy ako sa iniakto ng aking mga kasama. Pareho kaming basa ng tubig dagat. May bahid ng buhangin sa katawan at nanginginig sa lamig. Alam kong matinding trauma ang aming napagdaanan, pero umaasa ako na hindi na mangyayari ang nakakatakot na bagay na iyon sa amin. Ang hindi ko alam na simula pa lang pala iyon ang lagim na hindi ko inakalang mangyayari sa amin. Ang lugar na aming napuntahan ay napakaraming lihim na tinatago. Mga lagim na nakatakdang mangyari at higit sa lahat, pagmumulan ng takot ng lahat ng taong mapapadpad dito. Masyado nang maselan kung idedetalye pa namin ang lahat ng nakadidiring bagay na aming natagpuan sa lugar na yon. Kaya kung hindi ninyo mamasamain, ay nais kong bawasan na lamang ang mga brutal na parte dahil alam kong hindi na naisin ng kahit na sino ang tumatak sa isipan ang kung anumang pangyayari na aming nakita. Lumingon-lingon kami sa paligid. Pareho naming hindi alam kung paano nga ba kami makakaalis sa lugar na ito. Kaya naman nagkasundo na kaming lumakad para makahanap ng taong makakatulong sa amin. Naisip ko kasi dahil may mga halaman sa isla na alam kong makakain ng tao ay sigurado ding may mga taong nakatira dito na nagkataon lang na hindi napagawi sa lugar na ito. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, may napansin kaming mga kagamitan sa daan. May isang cellphone na malapit ng malobat. Isang bag at isang kaliwang pares ng sapatos na panlalaki. Nagkatinginan kaming tatlo. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero mahilig akong manood ng horror movies. Ang mga ganitong senaryo ay nakita ko na sa telebisyon at alam ko na kung ano ang mangyayari sa mga bida lalo na kapag nagpatuloy sila sa paglalakad. Pero umaasa naman kami na walang masasamang tao sa lugar na ito. Sinubukang tingnan ni Efren ang laman ng backpack.
may buntot ng pagis sa loob nun. Mga kalamansi at isang butelya ng langis. May sibat din sa di kalayuan kung saan nagimbal kami nang makitang may natuyong dugo sa dulo nun. Kumabog ang aking dibdib at inisip kong ano ba ang posibleng nangyari bago pa man kami dumating. Hindi naman ako inosente sa mga ganitong tagpo kaya sinabi ko sa kanila na kuhanin namin ang mga bagay na nakita namin sa daan dahil gagamitin namin iyon bilang pangontra at panlaban sa kung sino mang may balak na masama sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nakarating sa isang munting baryo. Walang tao at kahit na sinong palatanda ang nakatira doon. Parang inabandona ang nasabing lugar. Kaya naman napagpasya namin nila Efren at Kayla na tingnan kung may mga tao pa sa bawat kubo. Sa kasamaang palad ay wala talaga kaming natagpuan. Ang mga kubo ay medyo matagal na dahil nagsisimula na itong masira. Ang ilan sa mga bubong ay nagkakaroon na ng butas. Kaya naman naisip kong baka may nangyaring hindi maganda sa lugar na ito nung mga nakaraang araw. Kumpirmadong dating may nakatira sa lugar. Pero hindi lang namin matiyak kung nasaan nga ba sila ngayon. Bakit sila naglaho at ano ba ang nangyari sa kanila? Nag-usap kami ng aking mga kaibigan at nagkasundong manatili muna sa lugar na yon ngayong gabi. Hindi na namin alam kung anong oras na at anong araw. Dahil nawala na sa isip namin kung anong araw ba kami nagpunta sa lugar na ito. Nung bumiyahe kami at nadisgrasya ay nawalan ako ng malay. Kaya hindi ko na napansin kung ilang araw na nga ba ang nakaraan hanggang sa magising ako. Niwala kaming natagpuan kahit na ano para kainin. Kaya kontento na kami sa pag-inom ng tubig. Pinili namin ang isa sa mga pinakamaayos na kubo para matulugan namin sa gabi. Habang nakahiga, hindi ko maiwasang isipin na baka may mga taong nauna sa amin na dumating sa lugar na ito. Yun lang kasi ang eksplanasyon kung bakit may mga gamit kaming napulot sa buhanginan na alam kong galing sa mga dayo kagaya namin. Nang may marinig akong ingay na tila umuungol, ay naalarma kaming tatlo at sabay na bumangon. Nagkatinginan kami ni na Efren at Kayla, tsaka nagpasyang bumangon. Kanya-kanya kami sa paghawak ng kahit na anong bagay na pwede naming ipanlaban sa kung anumang sasalubong sa amin. Sigurado kasi ako na may humihingi ng tulong sa amin. Hindi ko lang masiguro kung saan banda. Basta ang alam ko, takot na takot ang kung sino mang sumisigaw na yon. Lumabas kami ng aking mga kaibigan sa kubo na hindi namin alam kung malapit na bang mag-umaga o hindi pa. Ang alam ko lang, maliwanag ang bilog na buwan at napakaraming nag-aalulungang aso na hindi namin alam kung paano nagkaroon gayong wala namang gumagala kaninang umaga. Sa aming paglalakad, nakakita kami ng tila isang malaking bonfire sa may gitna ng kagubatan. Walang ingay kaming lumapit at nabigla nang makita ang iilang mga tao na nagtatawanan, habang dalawa naman sa mga ito ay nakagapos at humahagulgul. Isa sa mga lalaki ay walang suot na sapatos ang kaliwang paa. At duda ko, siya ang may-ari ng sapatos na natagpuan namin sa dalampasigan. Sugatan ito at may dugong umaagos sa tagiliran. Ang kasama niya namang babae ay mas masahol pa. May malaking hiwa sa dibdib pababa ng tiyan at nakalitaw ang mga lamang loob. Hindi ako nakapagsalita nang makita namin kung paano nagbago ng anyo ang nakapalibot na tao sa kanila, tsaka naging isang nakahihindik na mga halimaw.
Walang babalang sinugod sila ng mga ito na labis naming kinasindak. Sa aking pagkataranta, nagtatakbo kami palayo sa lugar na iyon at walang pakialam kung marinig man nila kami. Tila may sariling isip ang aking mga paa na tinalunto ng tabing dagat. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman nang mapagtantong mga rescue teams pala ang naroon at hinahanap kami. Umiiyak na sumigaw ako at sinabi sa kanila na nandito lang kami. Kaagad nila kaming inalalayan at pinatungan kaagad ng tuwalya. May kasamang lalaking hindi rescuer na nakaupo sa harapang bahagi ng speedboat. Siya pala ang nagturo sa mga rescuers sa lugar na ito. Hindi na kami nagtagal kahit sinabi ko sa kanila na may mga tao pa sa kagubatan. Umaasa daw silang matatagpuan kami dito lalo na at isang linggo na pala kaming nawawala. Nag-aalala na raw ng husto ang aming mga pamilya lalo na't dalawang araw lang daw ang paalam namin para magbakasyon sa isla na iyon. Sabi ng lalaki, hindi kami dapat nagpunta sa islang iyon. Bakas ang takot sa kanyang muka habang sinasabi yun. Masyadong delikado lalo na't hindi raw namin alam kung ano ang nananahan doon. Ang islang napuntahan daw namin ay lugar ng mga aswang. Hindi lang ito na isa publiko dahil siguradong maraming reporters at mga media ang magkukumahog na bumiyahe para makita ang lugar na yun. Hindi lang nila maintindihan kung sino daw ang nagsabi sa amin na pwede kaming magpunta doon at talagang pinagamit pa ng sirang bangka para wag nang makabalik. Hindi raw basta tao ang nakita namin sa kagubatan. Sila pala ay mga aswang. Kung may mga nakita man kaming bihag sa lugar na yon, ay sila ang huling taong tumapak sa lugar na yon bago kami. Ang mga aswang na iyon ay matagal nang nakatira sa nasabing lugar. Pinaniniwalaang sila ang mga tagahusga sa mga preso na wala ng karapatang bigyan ng kalayaan matapos masistensyahan. Nanlumo ako nang malamang may kulungan pala na ginagawang opsyon ang pagtatapon ng mga preso sa isla para doon tanggapin ang kanilang masaklap na kamatayan. Sa kaso namin, nagkataon lang na naloko kami ng site na iyon sa internet. Dahil sa halip na magagandang view ang aming makita sa isla, ay lagim at takot ang aming naranasan. Habang nasa biyahe na kami pauwi sakay ng speedboat kasama ang mga rescuers, pilit naming inaalala kung sino ang nakausap namin at paano nagsimula ang lahat. Naalala kong may nag-abot sa amin ng flyers tungkol sa isla na iyon. At agad akong namangha dahil sa magagandang tanawin na nakita ko mula sa flyer na iyon. Nakasaad din doon kasi na halos wala pang nakakapunta sa islang iyon kung kaya't mas lalo akong ginanahan. Ang mas nagpaakit pa sa akin, Kuya Chris, ang napakamurang presyo na babayaran namin at may libre pa ng isang tao na pwedeng isama. Kaya nga nasabi ko na perfect vacation para sa aming magkakaibigan. Umiiyak kami habang lulan ng speedboat at bumiyahe kami ng halos 2 oras bago kami nakarating sa bayan. Pagdating namin doon ay agad naming itinuro kung saan kami nakarenta ng bangka na sinakyan namin. Ngunit pagdating namin doon ay takang-taka kami dahil hindi na namin matunto ng pwesto nila kung kaya't mas lalo kaming nanlumo nung mga oras na yon. Nawalan kami ng pag-asa na matunto ng tunay na salarin kung kaya't wala na kaming nagawa pa. Noong makita namin ang aming mga magulang ay mahigpit naming niyakap ang mga ito. Iyak ng iyak ang mga magulang ko at hindi daw sila makapaniwalang makikita pa nila ako
dahil isang linggo na daw akong nawawala. Habang nasa biyahe kami pa uwi, ay ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa amin sa isla na yon. Magpahanggang ngayon ay parang nagkaroon ako ng trauma, Kuya Chris. Hindi na rin ako masyadong gumagawa ng adventure matapos ang pangyayaring yon. Isa itong pangyayaring hindi ko po makakalimutan na halos mabaliw ang aking mga magulang sa paghahanap dahil napunta ako sa isang bakasyon sa isla ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Rima. Bilang isang asawa, mahirap asikasuhin ang sabay-sabay ang gawaing bahay, pamilya at trabaho. Madalas umuwi na akong pagod galing sa trabaho. Kaya naman iniaasa ko na lang sa aking anak na si Aya ang pagluluto ng aming hapunan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maylin, 29 anyos, at nakatira sa isang barangay ng Palawan na hindi ko na po papangalanan. Ang pinagkakaabalahan ko sa buhay ay ang magtinda ng prutas sa palengke. Sa katunayan niyan, may pwesto ako ng prutasan doon at may mga suki na din kahit papano. Isa lang ang aking anak, samantalang hiwalay naman ako sa asawa. Ikakasal na dapat sana kami, pero umatras siya at hindi ako sinipot. Nalaman ko lang na iniwan niya na pala ako dahil may nahanap siyang iba. Naging impyerno saglit ang buong araw ko dahil sa kanyang ginawa. Pero hindi naman na ako nagreklamo. Mabuti na lang, bago ko pa man ipanganak si Aya, ay nakilala ko si Alvin. Tanggap niya ang sitwasyon ko at anya, nakaanda siyang maging tatay sa aking anak. Pinapasok ko siya sa bahay ko sa pag-aakalang makakabuo ako ng masayang pamilya kasama siya. Pero nagkamali ako. Naging adik sa bisyo ang aking kinakasama. Nakahiligan na niya ang magbabad sa labas dahil sa tong eats, inuman at ipinagbabawal na gamot. Kapag sinasaway ko naman siya, ay palagi niya akong napagbubuhatan ng kamay. Minsan, umuwi siyang lasing sa bahay. Sinigaw niya ng malakas ang aking pangalan, kaya naman minuwestrahan ko si Aya na tumakbo na sa taas at magtago sa kabinet. Tinanong pa ni Aya kung magiging ayos lang ba ako. Ilang beses na niya kasing nakikita na sinasaktan ako ng aking kinakasama, kaya nag-aalala siya. Sinabi ko kay Aya na magiging ayos lang ako at wala siyang dapat na ipag-alala. Kaya ko naman ang aking sarili at baka mas saktan pa niya ako kung hindi ako magpapakita kaagad. Nanginginig naman akong lumapit sa kanya at sinalubong ang mabagsik niyang tingin. Bigla niya akong sinampal, kaya pakiramdam ko ay nabali ang leeg ko sa lakas noon. Hindi ako nakapagsalita at basta na lang sinapo ang aking pisngi na namumula na dahil sa sakit. Naiiyak man ay hindi ko magawang umawa sa takot na idamay niya naman ang aking anak. Dati kasi nang sinaktan niya ako ay umiyak ako at hindi nakapagpigil si Aya na kaagad akong dinaluhan. Ang nangyari, si Aya ang pinagbuntunan ni Alvin ang kanyang galit. Sinaktan at nilagyan niya ng pasa ang aking anak, kaya galit na galit ako sa kanya. Madalas lang naman kaming bugbugin ni Alvin kapag kailangan niya ng pera para may maipusta sa sugalan. Iyon lang yata ang dahilan kung bakit pinilit niya akong makasama sa iisang bubong. Hindi naman asawa ang trato niya sa akin. Kaagad na umalis ng gabing iyon si Alvin, binantaan pa niya ako
na kailangang may maihanda raw kaming papaitan sa mesa mamaya pag uwi niya. Kinabahan ako. Mahalang nasabing putahe at hindi ko kayang isakripisyo ang buong kita ko ngayong araw para lang sa papaitan na isang kain lang ni Alvin. Iisang tindahan lang kasi ang nagtitinda ng ganoon doon at sa mamahaling restaurant pa talaga. Napaiyak ako nang malaman kong wala na si Alvin. Ibinuhos ko ang aking buong emosyon sa paghagulgol. Hindi ko kayang magsakripisyo para sa ikaliligaya ni Alvin. Sumusobra na siya. Hindi asawa ang turing niya sa akin, kundi isang basahan na ginagamit lang kung kailan kailangan. Kaya naman ang lumapit sa akin si Aya. Nanginginig na isinumbong ko sa kanya ang ginawa ni Alvin. Nagulat ako dahil tumayo si Aya at galit na sinipa ang naroong upuan. Sabi pa niya, huwag daw akong mag-alala. Hahanap siya ng papaitan para kay Alvin. Hindi ko alam kung paano ito gagawin ni Aya. Pero nagmamadali kasing umalis ang aking anak at nagpaalam na sasaglit lang sa palengke. Walang trabaho si Aya o kahit kaibigan na maaari naming mahiraman. Kaya napaka-imposible naman kung basta na lang siya aalis at tutungo sa palengke na parang mamamalengke lang. Nag-aalala lang nakatitig ako sa kisame buong gabi. Panay ang dasal ko na sana nasa maayos na kalagayan lang si Aya at sana'y umuwi na siya. Bandang 10:00 ng gabi ay dumating nga ang aking anak. May dala siyang pagkaing nakabalot sa plastic at napag-alaman kong papaitan pala ang pagkaing yon. Masayang inihain ni Aya ang putahe sa plato at saka inilagay sa mesa. Ngitian ako ni Aya sabay sabi niyang mabuti na lang daw at hindi pa umuuwi ang aking asawa. Pinakiusapan pa ako ni Aya. Nahiwalayan ang aking asawa dahil hindi din naman kami kasal na legal. At higit sa lahat ay hindi niya naman daw ito totoong ama. May nararamdaman siyang kakaiba na hindi raw niya gusto ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Tumango ako at sinabi kay Aya na gusto ko nang makipaghiwalay sa aking kinakasama. Pero hindi ko alam kung paano nga ba naman magsisimula. Sa pagpapaalam pa lang ay alam ko nang masasaktan na naman ako, kaya mas mabuti pang kumbinsihin ko na ang aking sarili. Habang nag-uusap ay napansin kong parang may kakaiba sa papaitan. Hindi ko lang masabi kung ano, pero natitiyak kong may kakaiba talaga. Tumayo ako at sinabi kay Aya kung pwede ko bang tikman ang dala niyang papaitan. Mukha kasi itong masarap base sa bango na aking naaamoy. Gayon na lang ang pagtataka ko dahil hindi pumayag si Aya na kumain ako ng dala niyang papaitan. Tsaka ko napansin kakaiba pala ang aura niya ngayon. Para bang may ginawa siyang hindi ko matiyak kung tama ba o mali. Ang kanyang damit ay medyo marungis at mukhang may bahid ng dugo. Hindi na din ako nagtanong pa. Nang dumating si Alvin ay nilantakan kaagad nito ang nasabing putahe at nagsisisigaw pa na ang papaitan ng Palawan ang the best daw sa lahat ng pagkaing natikman niya. Habang pinagmamasdan ko siyang kumain ay nagulat ako dahil habang tumatagal, hindi na papaitan ang isinusubo niya kundi malalaking atay na. Naging sariwa pa ang dugo nito. Naabot yata hanggang sa aking pang-amoy. Nanginginig akong napaatras habang pinagmamasdan si Aya. Tuwang-tuwa siya sa nakikita kaya naman hindi na ako nakatiis pa at tinanong siya kung bakit naging iba ang pagkain ni Alvin. Sigurado akong kanina lang ay masarap na putahing papaitan ang nasa mesa, ngunit bakit ito biglang nag-iba?
Humagikik si Aya at sinabing sigurado na raw siya na magtatanda na si Alvin. Sa halip na tanungin ko siya kung bakit, naging matalim lang ang tingin niya sa aking kinakasama, sabay alis ng bahay. Hindi ko alam kung bakit parang bigla siyang nagbago. Kakaiba pa ang kanyang mga sinasabi, na parabang nagbabanta. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kaya nandidiring sinulyapan ko sa huling pagkakataon si Alvin, tsaka ako umalis ng bahay. Nag-alala ako ng gusto kay Aya, kaya naman nagmamadali ko siyang sinundan. Nagulat ako nang may katagpuin siyang dalawang tao sa madilim na sulok ng eskinita. Isang babae at isang lalaki. May tinanggap siyang kulay puting sobre na galing sa babae. Ang sabi pa niya, sapat na daw ang halagang iyon para makapagbagong buhay kami. Hindi ko siya natiis at nagmamadaling tinanong, sino ang mga taong kinatagpo niya at bakit siya binayaran ng malaking halaga ng pera. Nanginginig na umiiyak si Aya. Ipinagtapat niya sa akin na nakapatay raw siya ng tao at para walang maging ebidensya, tinulungan siya ng mga taong nagbayad sa kanya ng malaking halaga para gumawa ng pagkain na hindi mahahalatang mula pala sa tao. Doon ko naalala ang papaitan na kanyang dala kanina. Naisip ko na ang malalaking atay na kinakain ni Alvin kanina ay atay ng tao. Ang kausap ni Aya kanina ay ang kilalang aswang sa aming bayan. Pinakaiiwasan at kinatatakutan. Pero hindi niya magawang matakot dahil kinailangan niyang humingi ng tulong rito, lalo na at hindi na niya kaya ang ginagawang pang-aapi sa amin ni Alvin. Ang aswang na nagbayad sa kanya ay siyang may-ari ng restaurant na nagsiserve ng papaitan sa buong Palawan. Ipinaliwanag sa akin ni Aya na ibinenta niya si Alvin dahil sobra na ang ginagawa nito sa amin. Nang gabing yun, pinagmadali ako ni Aya na mag-impake. Malaking halaga raw ang ibinayad sa amin ng babaeng may-ari ng restaurant sa bayan. Nawalan ako ng kontrol sa mga bagay at naging sunod-sunuran sa anak ko. Wala naman akong magawa dahil ayaw ko na din namang magdusa pa kami ni Aya sa kamay ng brutal kong kinakasama. Ipinagtapat niyang matagal na raw niyang alam na aswang ang may-ari, mga empleyado at lahat ng nagtatrabaho sa kainang iyon. Natuklasan niya ang bagay na ito nang minsang pumuslit siya sa likurang bahagi ng kainan at nakita niya ang iilang staff na may hinihilang bangkay ng tao mula sa morgue para palakatayin. Pagkalipas nga lang ng ilang araw, nagulat kami nang malamang patay na si Alvin. Pero hindi mahanap ang katawan nito. Duda ko, ginawa na itong papaitan dahil ito ang mabiling pagkain sa aming lugar. Kung naging mabait lang sana sa amin si Alvin, baka masaya kaming namumuhay ngayon at hindi siya maagang makakatikim ng kamatayan. Lumipas ang mahabang panahon ay nilisan na namin ang baryo namin. Lumipat kami sa Bicol. Pagkaraan lang ng ilang taon ay binawian ng buhay ang aking anak sa isang sakit na hindi matukoy ng mga doktor. Hindi ko alam, Kuya Chris, kung karma ba yun o hindi. Mag-isa na akong namumuhay ngayon dito sa bayan ng Bicol. Hinayaan ko na lang na ang tadhana na lang ang bahala sa aking patutunguhan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po ang inyong kaistorya, Mylene. Hindi ko mapigilang ituon ang atensyon ko sa bagong lipat na mag-asawa sa tapat ng bahay namin.
Maganda si Annie, samantalang makisig naman si Ken. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit pakiramdam ko ay may kakaiba sa kanila. Nagsimula lang naman iyon ang may kumatok na bata sa kanilang bahay. Nanlilisik ang mga matang pinagbuksan ito ni Annie ng gate. Hindi ko alam kung sadya lang ba talagang suplada ang mag-asawa o ayaw lang talaga nila sa mga bata. Iba kasi kami dito sa subdivision. Kapag sa tingin namin ay bago ang isang pamilya at kakalipat lang nila, ay kaagad namin silang wini-welcome sa pamamagitan ng paghahatid ng mga luto naming pagkain. Pero nang makita kong iabot ni Isa ang nilutong atay ng manok ng mami niya, biglang nagliwanag ang mukha ng babae. Sinabihan pa si Isa na sa susunod ay sana medyo may dugudugo pa ang ihatid na pagkain dahil mahilig daw sila sa medyo hilaw. Tingin ko ay napaka-weirdo niyang masyado. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko sa hilaw dahil masangsang at syempre mapait. Mas bet ko ang pagkaing tama lang sa pagkakaluto para maiwasan ang pananakit ng tiyan. Minsan iyon ang nagiging dahilan ng pagtatae at pagrereklamo ng ating mga bituka kaya nagkakasakit. Ako man ay hinatdan ni Isa ng atay ng manok dahil ito ang paborito ko. Ako nga po pala si Alvin, 25 anyos, isang computer programmer at nasa bahay lang nagtatrabaho. Lumalabas lang ako kapag kailangan kong makipagkita sa boss ko at twice a month lang naman nangyayari yon. Napakamot ako sa ulo at nagpatuloy na sa pagdidilig ng halaman. Kapag wala akong trabaho ay abala ako sa gawaing bahay, lalo na't wala naman ang mga magulang ko para gawin yun sa akin. 22 anyos lang ako nang maisipang mag-abroad nila mama at papa. Nag-iisa lang akong anak at malaki na, kaya hinayaan ko silang magsama doon para makapagtrabaho. Sa totoo lang, kaya nila akong buhayin gamit ang perang pinapadala nila sa akin, pero ako na ang tumatanggi. Gusto ko namang maging independent sa kanila kahit papano. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral at may trabaho. Hindi ko naman masasabing normal, pero at least kumikita ako ng sobra. Nabibili ko lahat ng bagay na gusto ko nang hindi binabawasan ang savings ko. Hindi ako yung tipong marites ang datingan. Hindi ko ugaling makisawsaw sa isyu ng iba, not until Annie and Ken came into the picture. Kakaiba kasi silang kumilos. Para bang may pinangingilagan at sobrang tahimik. Naisip ko, baka may nangyari sa kanila doon sa dati nilang tinitirhan. Maybe namatayan sila ng anak, kaya kailangan nila ng comfort. Sa tingin ko kasi ay malambing naman sila sa isa't isa, maliban na nga lang kapag may taong nakakakita sa kanila. Pansin ko din, wala silang bisita. Walang dumadalaw sa kanilang mga kakilala o kahit na sinong tao na parte ng pamilya nila. Medyo naawa ako lalo na't parang palaging malungkot si Annie, kaya naramdaman kong may iniinda nga silang problema. Isang araw, naisip kong hatda ng cake si Annie. Lumabas ang mister niya sa kayang kotse nila. Mukhang may balak bilhin. Baka naman caring kausap si Annie, kaya nagmamadali akong kumatok sa bahay nila. Nakakailang katok lang ako nang bumukas ang pinto ng bahay nila. Kagaya ng mga nauna kong napansin, nanlilisik ang mga mata ni Annie at mabagsik na nakatingin sa akin. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Ang sabi ko sa kanya, ibibigay ko lang sana ang dala kong cake. Tinitignan niya ako at parabang kinaklaro kung totoo ba ang sinasabi ko.
kaya napayuko ako. Sana naman ay tanggapin niya ang dala ko. Kanina kasi ay hindi niya tinanggap ang binigay na apritada ng kapitbahay naming si Meli, kaya nadala na ako at baka mapahiya ako. Tinanggap niya ang dala ko kaya natuwa ako. Pinaghintay niya ako saglit at sinigurong nakasarado ang gate para hindi ako makapasok. Baka isasauli niya lang kaagad ang mangkok na nilagyan ko. Nang buksan niya ang pinto, nahagip ko ng tingin ang loob ng kanilang bahay. Hindi ko alam kung bakit parang may napansin akong nakasabit sa may sala nila. Parang hugis tao na parang hindi. Nakasabit ito sa dingding. Hubot-hubad at dilat ang mga mata. Tumingala ako para klaruhin kung ano yun. Kaso lang, biglang bumalik si Annie at titig na titig sa akin. Sinundan pa niya ng tingin ang pilit kong sinisilip, kaya naman bigla siyang nanlisik ang mga mata at itinaboy na ako palayo. Anya, umalis na raw ako kung ayaw kong maging delikado ang buhay ko. Napaatras ako at hindi na nakapagpaalam pa ng maayos pagkatapos niya akong itulak palayo. Wala akong nagawa kundi ang lumakad na lang pabalik sa bahay at isinara ang pinto. Masyado talaga silang weirdo. Kinagabihan, katatapos ko lang kumain ng hapunan, ay hindi sinasadyang napalingon ako sa bahay nila. Alas 7 pa lang yun, pero nakapatay na ang ilaw nila at mukhang natutulog na yata sila. Tumayo ako para hugasan ang aking pinagkainan. Nang makita kong puno na ang plastic na lalagyan ko ng basura, ay naisipan kong dalhin ito sa labas para itapon. Nang lumabas ako ng bahay, ay dumiretso ako sa malaking balde na lalagyan ng basura. Hindi sinasadyang napatingin ako sa kanilang bahay at nakita ang wala sa sariling paglabas ng mag-asawa. Hindi nila ako napapansin dahil bukod na nasa gilid ako ng bahay ay madilim din sa kinatatayuan ko. Habang pinagmamasdan ko sila, napansin kong parang nakahit-hit sila ng kung ano. Naglalaway sila at halos gumagapang na sa lupa para lang makausad. Dala ng matinding kuryosidad, naisip kong sundan ng mag-asawa nang tahakin nila ang kalsada papunta sa bayan. Nakita ko nang huminto sila sa isang tabi at nagtago, kaya naman nagmamadali din akong magkubli. Hindi ko inaasahang may daraang lasing sa kanilang kinaroroonan. Kaya lalabas na sana ako para batiin ito. Pero gayon na lang ang sindak na nadarama ko nang makitang lumundag bigla si Annie at sinakal ang nagulat na lasing. Nagpumiglas ito pero lumapit naman si Ken at kinalmot ang dibdib ng lalaki. Hindi ko alam kung saan at paano sila nagkaroon ng mahahabang kuko. Basta ang alam ko lang, pumulandit ang masaganang dugo ng lalaki bago nagkakakawag na bumagsak. Akala ko, iiwan na lang nila ang lalaki. Pero hindi pala. Hinila nila ito sa bahaging walang tao at doon winakwak ang dibdib tsaka nilantaka ng mga lamang loob. Nanginginig na nasa puko ang aking bibig sa takot na baka kumawala pa ang sigaw na kanina ko pa pinipigilan. Nang tamaan ng liwanag ng buwan si Ken, nakita ko kung gaano kahindik ang kanyang pagmumuka. Halos hindi na siya makilala sa kanyang nagbagong itsura. Nakawangis na yata ng isang halimaw. Hayok na pinagtutulungan nila ang kawawang lalaki na naririnig ko pang nagmamakaawa hanggang sa pahina ng pahina at umabot sa puntong hindi na siya marinig. Siguro, hindi na kinaya ng lalaki ang ginagawa ng dalawa sa kanya.
Buong akala ko pa naman, sadyang may pinagdadaanan lang ang mag-asawa, kaya sila parang may attitude problem. Yun pala ay ang pagkatao nila ang may diferensya dahil kumakain sila ng tao. Nangangatog na umuwi ako habang hindi pa nila napapansin at takot na isinara ang pinto ng aking bahay. Pakiramdam ko, nagkatroma ako sa aking nakita. Kaya habang hindi pa sila umuwi, nagpa siya akong magpatawag ng pulis at inireport na may napansin akong kaduda-duda sa kanilang bahay. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis. Nagtatago ako sa loob ng bahay at nakasilip sa bintana, kaya nakita akong papalapit na sana ang mag-asawang pauwi na. Kaso lang umatras sila nang makitang may mga alagad ng batas sa kanilang tahanan. Maya-maya ay nakita akong kumuha ng flashlight ang isang pulis at inilawan ang loob mula sa isang bukas na bintana. Nakita akong nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip sa kanyang ilong. Hindi ko alam kung anong nahagip ng kanyang mata ng mga oras na yon. Bigla itong napatakbo sa isang kasama niyang pulis at walang humpay nilang pinuwersang buksan ang pinto ng bahay. Tumambad sa kanila ang mga karimari-marim na senaryo. Nahalungkat ng mga pulis ang tatlong bangkay na wala ng mga lamang loob. Isang pitos, isang 10 taong gulang na batang babae na matigas na ang bangkay at mga koleksyon ng atay na naka-freeze sa ref. Ayon sa imbestigasyon, malamang daw mga miyembro ng sindikato sina Annie at Ken. Dahil sa tinatago nilang mga internal organs, hindi lang nila alam na nakita ko kung paano nagbago ng anyo ang mag-asawa para mambiktima ng inosenteng tao. Kung ako ang tatanungin, hindi sila tao, kundi mga aswang. Base sa kanilang mga itsura at ginagawa, alam kong hindi nila kayang magpakatao, lalo na't ang kanilang gustong kainin ay mga lamang loob ng tao. Hindi na bumalik pa sa bahay nila ang mag-asawang aswang na sina Annie at Ken. Kung saan man sila naroroon, sigurado akong doon na naman sila naghahasik ng lagim. Ang ikinalulungkot ko lang ng husto ay nakita ko kung paano sila bumiktima ng tao at wala man lang akong nagawa para pigilan sila. Sa sobrang hirap ng pinagdadaanan ko, kinailangan ko pang magpa-schedule sa isang psychiatrist para makalimutan ang bagay na nakita ko. Kung totoong aswang nga ang mag-asawang iyon, kailangang matigil na ang kanilang ginagawa. Maraming paraan para mabuhay sila. Kailangan lang nilang magsikap at maging madiskarte sa buhay. Hindi nila kailangang pumatay ng tao na ipampupuno nila sa nagugutom na tiyan. Maaari kasing nakalusot sila sa mata ng tao, pero hindi sila makakatakas sa mata ng Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Alvin. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sheena, isang estudyante. Pero nakakahiyamang aminin, buong akala ng mga magulang ko ay nag-aaral ako ng maayos. Tagabukid kami at nagpapadala lang sila ng pera para sa aking pang-tuition. Ang hindi nila alam ay gumigimik akong madalas kasama ang aking mga kabarkada. Noong una ay maayos lang naman sana ang ginagawa kong pagpasok sa paaralan. Pero napagalitan kasi ako ng aming diyan
at nasuspindi. Kaya naman, hindi na din ako pumasok. Nawalan na ako ng gana lalo na at madalas pa akong ipinapahiya ng teacher kong iyon sa ibang estudyante. Kaysa naman ma-drop out ako, pinagsalit-salit ko na lang ang araw ng pagpasok ko. Ayaw ko naman kasing matawag na walang galang. Aksidente lang ang pagkakasagot ko sa aking teacher. Ginawa kasi niyang katatawanan ng aking mga magulang sa klase. Nairita ako kasi siyempre mga magulang ko iyon. Kung nagtatrabaho kami sa bukid para makapag-aral, ay wala naman siyang pakialam. Hindi niya naman ako pwedeng maliitin na lang. Ang nangyari, ako pa ang nagtanggol sa aking sarili, ay ako pa ang naging masama. Kaya naman para maiwasan kong makagawa ng kasalanan, ay mas mabuti pang iwasan ko na lang. Mahirap pa naman ma-expelled. Mahihirapan ng kahit sino na magpa-enroll ulit kapag blacklist na siya kahit na sa ang eskwelahan. Sa pagliliw-aliw ko, ay nakilala ko si Angela. Madalas niya akong ayain sa isang bar sa Pasay kada araw ng Biyernes. Nagpupunta kami doon para mag-inuman, mag-videooke at lumantak ng pulutan. Sa katunayan nga niyan, naging isa na ako sa mga suki ng nasabing bar na hindi ko na lang muna papangalanan. Mahirap na kasi na ma-issue ang kanilang bar, lalo na't kilalang tao pa naman ang may-ari nito. Palaging sinasabi sa akin ni Angela na masarap daw ang mga pagkain sa bar na iyon. May sosyaling restaurant din kasi sa tabi nun at doon kami madalas tumambay hanggang madaling araw. Noong unang punta ko sa bar na iyon, akala ko hindi ko afford ang kanilang mga pagkain. Pero gayon na lang ang pagkagulat ko nang makita kong kay mumura naman pala ng kanilang mga pagkain. Pangkarindirya lang at masarap pa. Hindi ko tuloy mapigilan ng aking sarili at madalas nang magpunta doon. Ang dating isang beses isang linggo ay naging gabi-gabi na ngayon. Nakilala ko na nga ang kusinero ng nasabing bar. Siya ay si Manong Aboy. Naging kasundo ko siya kaagad dahil pareho pala kaming taga-probinsya. Sanay din siya sa mga pangungutya ng mga tao sa kanyang pamilya, kaya naman pinilit niya ang sarili na magpunta sa Pasay. Nung bago pa lang siya sa lugar na ito, halos wala siyang nagiging kaibigan. Lahat ay hinusgahan siya, kaya naman ginawa niya din ang lahat para lang makasundo niya ang mga ito. Ginawa niya ang mga bagay na labag sa kanyang pagkatao para lang mabuhay. Kapag tinatanong ko naman si Manong Aboy kung ano iyon, ay hindi naman na siya sumasagot. Kaya naman wala na din akong magawa, kundi ang manahimik na lang. Mahirap din naman kasing huwag makipagkasundo sa mga taong nauna pa sa atin sa lugar na kinaroroonan natin. Isang araw, hindi ko nakasabay sa pagpunta papuntang Pasay si Angela. Anya, may pupuntahan siyang event kasama ang kanyang mga magulang. Mayaman nga naman kasi ang pamilya ng kaibigan kong iyon, kaya nasusunod ang lahat ng gusto. Mag-aral man siya o hindi ay kaya naman niyang mabuhay. Samantalang ako, heto, nagsisinungaling sa aking mga magulang. Buong akala nila ay maayos akong nag-aaral. Akala nila'y malapit na akong magtapos. Ang hindi nila alam, gumigimik lang ako. Naghihintay pa kasi ako ng tiyempo para masabi sa kanila ang totoo. Alam ko naman na magagalit sila, pero hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Alas 7 pa lang ay nasa loob na ako ng bar. Naisip kong gamitin ang VIP room na reserved na talaga ni Angela kapag nagpupunta kami doon na dalawa.
tinawagan ko siya at ang sabi niya ay hahabol daw siya mamaya. Nag-order ako ng 2 beer at 1 serve ng sisig. Paborito ko ang sisig ng Pasay dahil masarap. Malinamnam at maanghang. Hindi ko maiwasang mapapikit habang pinagmamasdan itong inihahatid ng isang waitress sa loob ng VIP room na umuusok pa. Nang makaalis ang babae, pumili ako ng kanta sa naroong videoke machine. Pumailan lang ang maharot na musika sa buong kwarto, kaya na-enjoy ko naman ang pag-iisa. Naisip kong lantakan ng sisig kaya naghanap ako ng kalamansi. Nagpatawag ako ng isang waitress at nanghingi ng kalamansi. Hindi ko alam kung bakit masyado yata siyang matanong kung bakit raw kailangan ko pa ng kalamansi. At kesyo maasim na raw ang sisig kaya hindi ko na kailangan nun. Tumawa ako at sinabi kay ate waitress na customer naman kasi ako. Kaya hindi na niya kailangan pang magtanong kung bakit kailangan ko ng kalamansi. Siyempre masarap yun sa pagkain eh. Walang nagawa ang babae kundi kakamot-kamot habang naglalakad palabas ng VIP room. Para pang ang ayaw niyang sundin ang utos ko, kaya iiling-iling na lumagok ako sa bote ng beer habang pumupulot sa pulutang sisig. Mga 2 minuto din bago nakabalik ang waitress at namumutlang hinarap ako. Parang ayaw pa niyang ibigay sa akin ng kalamansi kaya sinabi ko sa kanya sa malakas na boses na kailangan ko na ang kalamansi. Wala siyang nagawa kundi ang iabot yon sa akin. Muntikan pa akong mapamura nang mapagtanto kong wala siyang iniwang kutsilyong panghiwa. Kaya naman pinunit ko na lang ang balat nun at piniga ang katas sa sisig na nasa aking harapan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bigla kasing nagbago ang itsura ng sisig at nangamoy malansa. Kumabog ang aking dibdib dahil biglang nag-iba ang bawat piraso nun. Para bang balat ng tao, makunat at kakaiba ang grano. Nakaramdam ako ng pagkabalisa kaya naisip kong patakan pa ulit ang sisig. Hindi na siya nagbago pang muli at yung unang itsurang nakita ko ang siyang naging itsura niya ngayon. Nahindik ako nang makitang may isang mata pa na nakahalo sa bandang ibabaw at nagdurugo iyon. Otomatikong nagsuka ako at halos nahirapang mapakalma dahil sa labis na pandidiri. Pakiramdam ko mamamatay ako sa kasusuka. Biglang nanghina ang aking katawan kaya sumandal ako saglit sa sopa. Papikit na sana ang aking mata kung hindi nga lang dumating bigla si Manong Aboy. Nag-aalala lang tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Para kasing nanghihina ang aking kamalayan at malapit nang mahimatay. Tumango ako at sinabi sa kanya na aalis na ako sa lugar na iyon. Biglang hinaplos ni Manong Aboy ang kanyang mukha tsaka nagsalita ng mariin. Anya, huwag daw akong maingay kung gusto ko pang umalis ng buhay sa lugar na ito. Ang sabi niya, hindi ito basta-basta lugar na pwedeng magliw-aliwang kahit na sino dahil posibleng mapahamak ang mga taong makakatuklas ng sekreto ng mga taong nasa loob ng bar na ito. Nagtatakang tumingin ako kay Manong Aboy at tinanong sa kanya kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, mga aswang daw ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng bar na ito at naghahanap lang ng mapapatay na tao para gawing pamusong sisig ng Pasay. Kilalang masarap na pagkain ng sisig pero walang nakakaalam na ang pangunahing sangkap pala ng kanilang pagkain ay karne ng tao. Para mas malinaw, dinurog-durog na karne, tainga, ilong,
labi at balat ng tao ang nasa sisig nila. Mukha lang itong masarap, pero nagbabago daw ang anyo nito kapag napapatakan ng katas ng kalamansi. Nahindik ako sa kanyang mga sinabi, kaya pabulong akong nakiusap kay Manong Aboy kung paano niya nalaman ang lahat ng mga ito. Ang sabi niya, alam na niya ang lihim ng mga tao sa bar noong unang maging empleyado pa lang siya ng mga ito. Pilit siyang pinapaslang ng isang taong nalasing lang sa bar at siyang ginawang sisig para isilbi sa mga customer. Noong una ay natatakot siya sa kanyang ginagawa. Kinakabahan at nandidiri habang hinihimay ang bawat parte na kailangan niyang lutuin para isilbi, pero hindi nagtagal ay nasasanay na raw siya. Nagagawa na niyang kalikutin ang bawat parte ng tao hanggang sa masikmura na nga raw niyang kumatay ng ganoon. Buong akala niya, alam ko raw ang tungkol sa bagay na iyon. Nang una akong pumasok sa bar, hindi niya alam na ito pala ang magiging dahilan para malaman ko ang mga nakakatakot na bagay na nagtatago sa loob ng bar. Umiling ako kay Manong Aboy at sinabing wala akong kaalam-alam. Nang gabing iyon ay pinatakas niya ako at pinadaan sa likurang bahagi ng bar. Mahigpit niyang ibinilin na huwag na raw akong babalik pa doon kahit kailan. Doon ko palang napag-alaman na ang bar na iyon ay puro aswang pala ang pumupunta. Yung mga normal daw na tao ay hindi na makakalabas pa sa bar na iyon. Kaya pala tuwing papasok ako doon ay tila kakaiba ang mga titig sa akin ng mga tao na nag-iinom doon. Bilin pa sa akin ni Manong Aboy na huwag ko na daw sasabihin kay Angela ang nalalaman ko. Dahil isa daw ang mga magulang niya sa may-ari ng bar. Doon ko palang nalamang pamilya pala ni Angela ay may mga lahing aswang. Doon ko palang naisip na ang dami ko nang nakaing sisig doon. Ano ang gagawin ko? Kaya naman sumangguni ako sa isa kong kaibigan. Mabuti na lang at albularyo ang kanyang lolo, kung kaya tinulungan nila ako. Ayon sa albularyo, ay mabuti na daw na naagapan ko ang sitwasyon. Kung hindi ay maaaring nayanggaw na daw ako. Halos nakalimang beses din akong pumunta doon sa albularyo upang magpagamot. At sa kabutihang palad naman ay nagamot na ako. Mabuti na lang at nailigtas niya ako. Dito ko napagtanto ang lahat ng kamaliang nagawa ko sa buhay ko. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang sa kabila ng kanilang walang katapusang pagtatrabaho, maiahon lang ako sa aking pag-aaral. Mula noon, pinilit ko nang magbago. Hindi ko na hinahayaan na maging matigas ang aking ulo sa harapan ng aking teacher at ginawa ang lahat para makabawi sa mga pagkukulang ko sa aking pag-aaral. Kalaunan ay hindi ko na napapansin si Angela. Marahil ay nalaman niya na rin na alam ko na ang lihim nila. Hindi ko na siya nakita pa kailanman, kung kaya't alam kong iyon ang dahilan. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito sa akin. Ngunit napagtanto ko din na kung hindi dahil sa sisig na iyon ay hindi ako magbabagong buhay. Isa itong kakaibang karanasan na muntikan ng magpahamak sa akin. Isang pagkain na kailanman ay hindi ko nakakainin pa. Isang karimarimarim na sisig na mula sa Pasay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po. Ako po si Sheena, ang inyong kaistorya. Maraming maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.